Ano ang sapola? Ano ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng sapola ang ating mga ibon? At ano ang ating gagawin para maiwasan ito? Yan at usapang sapola ang ating pag-uusapan after ng intro. Hello guys and welcome back sa ating video. Sa mga baguhan sa ating channel, welcome sa Kwenting Ibunan. Samahan mo na ang libo-libo nating mga kapamilya by clicking the subscribe button at click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong brand new videos. So, ayan nga, usapang sapola tayo sa video na ito. Alright, so marami sa ating mga double catch na nagtatanong, ano nga ba itong sapola at paano natin ito maiiwasan? So, umpisa na natin. Ano nga ba itong sapola? Ito ay ang pagkakaroon ng taba. Sobrang taba ng ating mga ibon. Most common siya nakikita sa mga hen. So, let me know kung meron kayo experience na nagkasapola ang inyong cock. Ano? Let me know in the comment section. Alright? So, usually nakikita siya sa hen. Ang nagiging dahilan nito ay ayun nga. Dahil sa sobrang taba, naiibon yung taba dun sa may pelvic area niya, sa may bandang puwetan. Minsan, na pagkakamalan, nabuntis yung hen. Ayan. Yung mga ibang nag-aalaga ng ibon, sabi nila na ang tagal na nabuntis yung ating ibon at after ilang weeks na ay hindi pa rin siya nangingitlog. So, ilang days ba, no? From the time na nag-mate sila hanggang sa mangitlog sila is around 10 days. So, after 10 days, matagal na, ilang weeks na, ay malaki pa rin yung puwetan niya at hindi nangingitlog. So, isa yan na dahilan, baka may sapola yung inyong ibon dahil hindi nga siya isang itlog, no? Taba po yun na naipon doon sa kanyang pelvic area. Ayan. So, ano ang mga magiging cause ng sapola sa ating mga ibon? Number one is infertile yung kanyang mga itlog. Number two, mawawalan siya ng urge ng pakikipag-mate sa kanyang partner. Okay, so kahit na may partner siya, ay wala yung urge niya kasi nga meron siyang sapola, yung condition na tinatawag na sapola. So, syempre, kapag wala siyang urge na makipag-mate, ay hindi siya mangingitlog. Third is egg binding. So, ano nga ba itong egg binding? Ito yung hindi paglabas ng itlog sa kanyang katawan. Alright? Kasi syempre, dahil nabablock nung taba, nung kanyang doon sa may pelvic area niya. So, hindi makakalabas yung itlog. So, yun yung magkukos ng egg binding. And last but not the least, number 4 na effect ng sapola sa ating ibon ay baka mamatay. Siyempre, dahil pag hindi mo naagapan na luwabas yung egg binding, kapag malala yung egg binding, magkukos yan ng death sa ating mga ibon. Kaya napaka-importante na malaman natin ano, kung may sapola yung ating mga ibon. Yun yung matambok. Wala kasi tayo dito ang sample eh. Pero kapag matambok yung puwetan ng inyong ibon at sobrang tagal na akala nyo ay buntis at after few weeks na ay ayaw pa rin mangitlog, ay baka sapola po yun. Okay? So, ngayon, dumako naman tayo sa ano yung mga nagiging rason or ano yung mga reason bakit nagkakasapola yung ating mga ibon. Number one, ayan, sobrang diet. Ayan, so sobra-sobra yung ating pinapakain sa ating mga ibon. Okay? So, sobra kang magbigay. So, bigay ka ng laging puno yung kanilang bowl, ano? Lagi mo iniwa, ayan, laging puno ang kanilang bowl. Ay sigurado na magkakaroon ng sapola yung mga yan. Ayan. At tapos binibigay mo pa yung mga pampataba ng mga pagkain. Ayan. Ano yung mga pampataba pagkain? Sunflower. Ayan. Too fatty yung seeds na yan. So, ano pa ang isang dahilan na nagkakasapola yung ating mga ibon is maliit po yung kanilang kulungan. So, kung maliit ang kulungan ay ibig sabihin hindi sila nakakagalaw at nakakalipad ng maayos. Ibig sabihin, less exercise. Kahit sa mga tao, di ba, kapag too much eating tayo, sobra ang ating mga diet, ating kinakain, tapos hindi naman tayo nagagalaw, nag-exercise, hindi natin nababurn ang mga kinakain natin, ay syempre, tataba rin tayo. Ganon din sa ating mga ibon. Kung sobra kang magpakain at maliit yung kulungan mo, ay syempre, tataba yung iyong ibon. Another pala na idadagdag ko, bakit usually it's hen ang nagkakasapola?
Kasi po ganito yun, di ba, kakain silang dalawa, yung hen sa kakak. Tapos, maya-maya, susubuan nung kak yung hen. Di ba, kapag ganun, usually nagsusubo yung kak doon sa hen. So, syempre, kumain na nga silang dalawa, tapos susubuan pa silang kak, ay di lalo na siyang, mas marami na siyang nakain, di ba? So, kaya, usually, nakikita ang kapola sa hen. Alright? So, gaya na sinabi ko, kapag nakakita na kayo, naka-experience na kayo sa inyong ibunan na nagkasapola na kak, ay let me know sa comment section. Okay ba yan? Alright, so, sa case niya tayo. So, isang na dahilan kung bakit sila nakakasapola ay maliit na ang cage. So, ano nga ba ang usual o magandang cage na gamitin? So, example natin dito is itong, usually ginagamit natin is itong double cage na tinatawag. Good for one pair na po yan. So, never pa naman kami naka-experience na magkasapola dahil ganyan at hustong diet at syempre vitamins ang ating mga alagang ibon. So, ngayon, paano natin maiiwasan ang pagkakaroon ng sapola at paano natin ito gagamutin kung kunwari meron kayong mga ibon na nagkasapola? Siyempre, number one is i-diet nyo sila. So, i-diet, ibig sabihin, bawasan nyo ang kanilang mga pagkain. Alright? Okay, so kung kunwari, binibigyan nyo sa kanila dati ay isang kutsara, ganyan, bawasan nyo na lang. So, gawin nyo na lang kalahating kutsara. At number two ay ilagay nyo sila sa mas malaking kulungan. Okay, so mas maganda yung gawin kung kunwari aparis sila ano at nagkasapola yung hen ninyo, ang gawin nyo, ilagay nyo muna sila sa flight cage. So, flight cage, malaking kulungan. At least doon, nakakalipad sila ng maayos, maluwag-luwag yung kanilang liliparan, makakuha sila ng exercise. And also, bawasan nyo yung kanilang mga pagkain. Okay, so, you can do is bigyan nyo sila ng gulay sa umaga and then sa hapon naman is kalahating kutsara ng seeds. Siyempre, iwasan nyo yung mga matataba, yung mga too fatty na mga seeds. Gaya nga ng sunflower. Okay ba yun? So, yun na yung gagawin. I-diet nyo ang inyong mga alagang ibon at siyempre, ilagay sila sa flight cage kung saan sila ay makakalipad at makakapag-exercise. And then, kailangan nyo silang i-monitor, siyempre, kung nagiging tama ba yung kanilang progress sa pagliit ng kanilang sapola. Kasi kung tama, ay siyempre, in the next few days, 4 to 5 days, ay mag-i-improve ang kalagayan ng inyong ibon. At speaking sa tamang diet sa ating mga breeders, sa mga African lovers, ano? Abangan nyo po dahil magkakaroon na po tayo ng iwas sapola na pagkain or mix sa ating mga breeders. Okay? So abangan nyo po ang ating announcement. Paglalabas na po tayo ang tinatawag na Supreme Breeder Mix. Ayan. So iwas sapola, tamang pa-nutrition lang sa ating mga alagang breeders na African lovebirds. Okay? So, ayan lang po ang ating video for today. Sana ay may natutunan kayo at kung nagustuhan nyo, ay syempre, i-click mo na rin ang like button. At don't forget to share sa mga kaibigan mo ng mga mag-iibon. At syempre, bago tayo magtapos, ay tumako muna tayo sa ating mga shout-out. Alright, so happy viewing and shout-out kay Sam Ibasan, kay Archie Pagtakonan, kay Michael Velasquez Caranto, kay Diamond Roblox, Nimpa Braganja, Alberto Chan, Mark Alton de la Paz, Byron Macam, Fort Vlogs, Erickson Tangwin, Jabbar Abdullah, at kay Carl Yat. Ayan, happy viewing sa inyong lahat and shoutout po. Kung gusto mo rin po mag-shoutout ay mag-comment ka lang din sa comment section. Alright, so ayan lang po ang ating video for today. Maraming salamat ulit sa inyong pagtutok. As always, God bless us all. Ito si Mrs. Monte Ibonan nagsasabing ang buhay ay parang ibon-ibon lang. Catch you again next time only here on Munting Ibonan. Bye!